Hello guys, nandito kami kay Tatay, dinalaw namin siya. Siyempre, namimiss namin siya, tsaka gusto namin na gumaling siya. Ayan, si Nanay, si Rovi, ayan. Ayan, si Tatay, nagpapagaling. Kami na lang akong bagtit sa mga vlog. May mga tali dyan kasi dyan niya pinapatong yung kanyang mga paa pag nangangawit. Nakakaginhawa siya. Meron ding lubid, hinihila-hila niya kung kaya niya. Meron din siyang wall clock na talagay sa tali. Meron siyang white flower palagi sa kanyang tabi. Ayan po, ininom niya. Uminom siya ng miracle fruit. Meron din siyang pangtagay. Wala na. Yan naman ang isa kong kapatid na nagbabantay. Si Ani po yan, may kakambal. Ayan. Tay, kamusta ka? Eto, siya pa rin. Hindi pa nagbabago. Sinong idol mo? Kanina, nanonood ako ng TV. Dahil ang paborito kong damit noon, nakapantalon ako ng puti, nakalawshield ako ng puti, ulelo. Sino? Si Elvis? Si PJ. Ay, kala ko si Elvis. Nagaya ko yung damit niya. Ay, yung buhay pa, yung pwede natin kausapin ngayon. Ay, hindi. Wala naman. Si Vice Ganda? Para patog tayo natin para, dito. Ano, hingi tayo ng tulong. Tulong na makalakad ka ba? Si Willie, kama ko naman na. Yung lalakas ka pag makita mo. Kailan pa kumpend? Eh, kailan pa kausap? Wala akong maisip. Si... Si Ivana Alawi! Oo, yung palagi mong pinapanood. Mm-hmm. Na maganda. At yung sexy. Si Ivana! Ivana! Please, naman! Hashtag! Baka sakaling lumakas pa yung patay namin pag nakita ka ng personal, charot. Di. Oh, tay, nakatulog ka ba? Siguro. Tsaka iisip kay Ivana, hindi makatulog. Meron din siguro 10 minutes. 10 minutes? Very good siya ngayon, araw na ito. Mayroon natin mamayang gabi. Dahil dahil mamayang gabi, ito ka rin sana kabait. Matutulog na siya. Muli na naman namin ipagdadasal si Tatay para maigpsan ng sakit na kanyang nararamdaman. Samahan nyo kami. Yan ang aking mga kapatid. Magkambal sila. Si Nanay, si Rovi, si Tatay. Magdadasal po kami para sa karamdaman ni Tatay ay mawala ng tuluyan. Samahan nyo kami. Dadasal natin si Tatay, syempre kayo din. Syempre part of healing natin ay, ito. Dahil sa, syempre ang dami-daming mga nangyari din sa atin, sa buhay natin, na maaring nakakadagdag pa yun sa sakit natin. Kasi yung sama ng loob mo nung unang panahon, maaaring naipon sa katawan mo, at kapag naipon sa katawan mo yun, nagiging sakit siya. So yun yung tinatawag natin na nagkaroon ka ng mga stress sa katawan, ganyan, sa isip mo. Pero nagmamanifest pala at naiipon na sa katawan mo yun. Kaya ngayon ilalet go natin. Yun. Pwede bang i-on mo yung electric fan para yung negative energy ay lumipan? Lumipan. Tay, giniginaw ka ba? Ayaw mo mag-electric fan. Ayaw mo mag-electric fan? Hindi, mamaya papatayin din. Tapos, medyo ibukas natin ang bintana para ang mga negative energy natin ay lumabas. Bakit through inhale and exhale, palalabasin natin yung ating mga negative energy para yung positive energy naman yung ating ma-exhale. Okay? So, umupo tayo ng matuwid. Umupo na lumapit ka. Tatay, kawagawin niyo. Ayan tayo, umupo. O, umupo. Mahiga ka sa komportable mong paghiga. O sa position mo para sa ganon. Medyo makatagal ka kasi isang oras ito. Isang oras talaga. Ayan. So, umupo ng matuwid. Tapos, mag-inhale, exhale lang tayo.
Inhale. Ilabas sa bunganga yung paghinga para sa ganun ay mas maginhawa yung ating katawan. Inhale. Exhale. Damhin mo yung paghinga mo katulad ng pagdama mo dyan sa buhay na mayroon ka. Basta huminga ka lang, continue breathing, para sa ganun ay mas maano tayo, mas gumaan yung ating pakiramdam. Inhale and exhale. And then as we inhale, ayan, unti-unti ay ipikit natin ang ating mga mata. At sa pagpikit natin ang ating mga mata, damhin natin ang presensya ng Diyos. I-claim natin na ang Diyos ay nandito sa ating mga nasa gitna natin. Claim natin ang Panginoon ay nasa atin kasi sabi nga niya, isa man o dalawa na nagtitipon-tipon sa aking pangalan, ako ay nandoon. Kaya damhin natin ang presensya ng Panginoon. At continue breathing. Huminga lang ng malalim. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. At sa pagpikit natin ng ating mga mata, isipin natin ang Diyos ay nasa atin. Ang Panginoon natin, na siya ang ating Ama, na walang ibang ginusto, kundi ang kabutihan natin, walang ibang gusto, kundi ang maginhawang pamumuhay natin, walang ibang gusto, kundi ang magkaroon tayo ng malusog at malakas na pangangatawan. Ibukas natin ang ating mga kamay, handa para tanggapin ang kanyang banal na espiritu, upang sa ganon ang ating mga pangangailangan ay matugunan. Higit lalo ang kapayapaan, kaligayahan, pag-ibig, kaginawaan, kalusugan, at lahat-lahat higit sa pera na pangangailangan natin. Inamahal naming Ama, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, sa oras na ito, sa aming paglapit po sa iyo, ay hinihiling po namin na linisin mo, Panginoon, ang aming mga katawan. Mula sa ulo hanggang sa aming mga paa. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso hanggang sa aming mga kalamnan. Hanggang sa lahat po ng bahagi ng aming katawan. Upang sa ganun, Panginoon, ay karapat-dapat kami na lumapit sa iyo. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga isipan, ang aming mga pananalita. Upang sa ganun malinis kami, Panginoon, na maging tagasunod mo. Hinihiling din po namin, Panginoon, na maghari ka sa tahanan na ito, maghari ka sa amin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos at ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw, Panginoon, ang aming Ama. Ano man, Panginoon, na kasamaan, ano man, Panginoon, na kadumihan, lahat, Panginoon, nang hindi sa iyo, ay winawaksi po namin. Linisin mo, Panginoon, ang tahanan na ito. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga katawan. Upang sa ganun, Panginoon, ikaw ang maghahari sa tahanan na ito at sa aming mga sarili. Panginoon, tingnan mo ang iyong mga anak. Kaming iyong mga anak, Panginoon. Pakinggan mo ang aming mga pagsusumamo. Pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga dain. Panginoon, naniniwala po kami sa iyong kapangyarihan. Ikaw, Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Na sa iyong salita, utusan mo lamang ang kahit sino at ang kahit ano ito ay mangyayari. Ikaw, Panginoon, ang aming Ama, na walang ibang gusto at nais sa amin, kundi ang kami ay guminhawa. Sa oras na ito, Panginoon, anumang karamdaman na nararamdaman ng bawat isa, lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming Ama, linisin mo po siya, Panginoon. Haplusin mo, Panginoon, ang kanyang bahagi ng katawan na masakit, ang bahagi ng kanyang katawan na may karamdaman, Panginoon, at siya iyong pagalingin. Panginoon, ikaw ang aming Diyos at ikaw ang aming tagapagligtas. Naniniwala po kami sa iyo, Panginoon, na sa iyong salita, ang tatay namin ay gagaling,
We declare healing, Lord. We proclaim healing. We proclaim your glory and your power. That everything, Lord, nasasabihin namin ay mangyayari, Panginoon, in your name. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, we declare healing upon him, Lord. We declare na mahaba pa ang kanyang buhay, Panginoon, at malakas pa po niyang haharapin ang misyon ay pinagkaloob mo sa kanya. Hanggat siya ay mayroong hininga, Panginoon, alam po namin na siya ay mayroon pang misyon na nakatakda. Mayroon pa po siyang gagawin na iyong ipapagawa sa iyong ngalan. Kaya, Panginoon, hinihiling namin sa iyo na palakasin mo, Panginoon, ang kanyang kahinaan, higit lalo sa kanyang katawan. Pagalingin mo siya, Panginoon, palakasin sa kanyang isip, palakasin ang kanyang katawan. Ikaw, Panginoon, ang mag-ari sa kanya. Ikaw, Panginoon, ang magpapalakas at magpapagaling sa kanya. Gayon din, Panginoon, ang nanay namin, haplusin mo siya, Panginoon, sa karamdaman niya, sa sakit ng kanyang katawan, sakit ng kanyang puso, sa bahagi ng kanyang katawan, Panginoon, na masakit, lahat, Panginoon, ng kanyang karamdaman. Panginoon, ikaw ang humaplo sa bawat isa na narito sa amin at ikaw ang maghari. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, ang aming tagapagligtas, at higit sa lahat, tagapaghilom ng aming mga sakit. Kaya, Panginoon, anumang mga kasalanan, kahinaan na aming nagawa, patawarin mo kami. Kami ay nagsusumamo sa iyo na tanggapin mo ang bawat isa sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa iyo. Panginoon, bendisyonan mo rin ang aming mga kapatid na nagbabantay kay Tatay. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, Panginoon, upang sa ganon, ang kanilang mga ginagawa ay kanila itong ma-appreciate, kanila itong maging masaya sila sa kanilang mga ginagawa. Bendisyonan mo rin ang kanilang mga pamumuhay, Panginoon, nawa ang kanilang kakulangan ay mapunan ito. Panginoon, in your glory, in your name, we declare and we proclaim, Lord, everything that we want, everything that we need will be provided in your name, in your glory. Lahat, Panginoon, ng aming mga kapatid, itinataas namin sa iyo. Nasaan man po sila sa oras na ito, bigyan sila ng lakas ng pangangatawan. Upang sa ganun, Panginoon, anuman ang kanilang ginagawa't gawain para sa kanilang pamumuhay, ito po ay kanilang magampanan ng matagumpay. Lahat po, Panginoon, na miyembro ng pamilya, ang amin pong mga pamangkin, bigyan mo sila ng katalinuhan upang sa pagtahak po nila ng buhay na kanilang pipiliin ay naroon ka sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa ngala ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you. So, inhale ulit. Exhale. Inhale. Exhale. Ayan. Kumusta ang pakiramdam? Nanto kami. Tay, kamusta ang pakiramdam mo, Tay? Guminhawa ka ba? Guminhawa na. Mamaya na siya. Hindi na siya sisigaw mamaya ang gabi. Matutulong na niya. Straight. Thank you.